What's up? It's me, Marichanz Vlog. So guys, for today's video, gusto kong i-share sa inyo guys kung paano kayo mag-scan ng documents nyo gamit ng inyong cellphone para hindi na kayo papunta ng mga 7-Eleven or sa mga computer shop. Dito lang kayo sa cellphone nyo, pwede na kayo mag-scan ng inyong mga documents kagaya ng mga passport, mga ID nyo. So yung mga gusto mag-apply dyan na may requirements na scan, dito yun guys, panoorin niyo yung video ko hanggang sa matapos para may idea kayo kung paano mag-scan ng documents gamit ng inyong mga cellphone. So, please watch out and sit back and relax. So mag-start na tayo guys. Punta na kayo sa Play Store. I-download nyo na yung handy scanner. So, i-search nyo lang dito yung handy scanner. Tapos, pag lumabas na siya, i-download nyo na siya guys. So, ayan, na-download na yung sa akin. So, meron ako. Pupunta na ako sa aking handy scanner. So, punta na tayo dyan. So, maghintay muna tayo kasi medyo may ads. A few minutes later. Ngayon, nakikita niyo yung camera dito guys sa baba. Pindutin niyo yan. Tapos, kumuha na kayo ng ID nyo, itapat nyo na yung ano dyan sa may camera. Yan. Ngayon, kailangan maliwanag siya guys. Tapos, pindutin nyo yung camera na sign. Ayan. So, okay na siya. Naka-automatic na siya. Naka-crop. Na-crop na siya agad guys. So, punta na kayo sa next. Diba? Back, all, next. Next ka na guys. Pagka next mo, mamili ka lang ng, di ba, dapat pag naka-scan ka, dapat may kulay. So, mamili ka lang ng kulay dito, guys. Kasi marami siyang pagpipilian ng mga kulay. So, ang gusto kong piliin na color is magic. Ayan, kasi maliwanag siya. Ayan, medyo malabo. Dito naman, black and white naman yung iba. So, pipiliin ko is yung magic siya. Or police 2. Ayan, maliwanag siya. So, pag na-okay na siya, na gusto mo na yung color niya, i-check mo lang siya dito sa save. Tapos, pag na, ano mo na siya sa save, may ads na naman siya. Many, so, many minutes later. Tapos na natin na wala. Tapos, pag na-save na siya, guys, ayan, na-save na siya, punta ka na sa dito. Ayan na siya. So, pwede mo na siyang palitan ng size, yung quality niya, medium, regular. Eh, dapat regular tayo. So, regular na siya. Share. Pag na-share mo na siya, guys, mamili ka lang dyan kung saan mo siya pwedeng isend. Sa email ba, sa messenger, sa Gmail, kung saan mo pagpapasahan yan. So, pag na-send mo na yan, guys, okay na siya. Ganun lang siya kadali kung paano mag-scan ng documents mo sa Android phone mo. So, tapos na yung pagturo ko sa inyo ng tips kung paano mag-scan ng documents nyo guys. So, sana may natutunan kayo sa video kong ito. Lahat ng mga documents nyo dyan, pwede nyo i-scan gamit yung mga cellphone nyo lang para hindi na kayo pumunta ng 7-Eleven. So, thank you guys for watching and don't forget to hit the notification bell button para ikaw ay updated sa aking mga vlog. So, thank you guys. God bless. Bye-bye.